Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video ay mayroon po akong share sa inyo. Ngayong araw ay gagawa tayo ng simpleng recipe at simpleng ulam. Ang recipe ito ay dalas natin makikita na ginagawa ng mga taga-probinsya. Lalo na ako na lumaking Bicol ay madalas din namin gawin ang ganitong recipe. Napakadali lang itong recipe nito at sustansya at sarap at siguradong healthy pa. So ayan guys, ang una kong ginagawa ay ninalagyan ko muna ng asin ang ating isda. So kahit anong klaseng isda ang gusto nyong gamitin ay pwede dito sa ating recipe. Tilapia, pwedeng bangus, o kung ano ang prefer nyong gamitin. So, ayan, saktong asin lang yung ating ilalagay bago natin to ipiprito. So, kung nakikita nyo naman sa video, nilalagyan ko siya ng asin. And then, katapos po natin na lagyan ng asin, ay ipa-fried na po natin to para maumpisa na po natin ang pagluluto. Yung hindi naman po sobrang tostado, yung sakto lang. So magpainit na tayo ng mantika at i-fry po natin to isa-isa. At habang piniprito po natin ang ating isda ay nire-ready ko naman po yung ating gulay. Ang gamit nating gulay ay saluyot. Meron din tayong labong guys na ihahalo dito sa ating recipe. Ngayon may idea na po kayo kung ano yung ating iluluto dahil nakikita nyo na po kung ano yung ating ilalagay. So, kung mayroon po kayong idea, i-comment nyo na lang po dito sa baba ng aking video. So, bago tayo magsisimula ng ating pagigisa, ay pinirito ko muna lahat ng isda kasi kailangan nakahanda na po yung ating pritong isda bago natin simulan yung ating recipe. So, kailangan sakto lang po, hindi masyadong tostado. At ito na nga po guys yung ating nakuhang gulay. Ito ay saluyot. Napakamahal po ng gulay ngayon. Kaya depende po sa inyo kung gusto nyo pang magdagdag, kung baka mura sa inyong lugar yung saluyot. Kasi sa totoo lang dati ang 5 piso ay napakarami na. So 20 pesos lang po yung binili ko dahil ilan lang naman po kaming kakain. And kasabay po nito ay naluto na rin yung ating pritong isda at isusunod ko na rin po yung iba pang natirang isda na pipritohin. Ayan. So ayan nga po yung ating gamit. Ang gamit nating isda guys ay tulingan. Uulitin ko po, ito po kasi yung mayroon ako sa ngayon. Pwede tayong gumamit ng ibang isda guys. Pwede tayong gumamit ng tilapia, bangus, o kahit anong uri ng isda. Basta ipiprito lang po natin siya guys. Katapos ko nga pong maprito lahat ng isda, ay itinabi ko muna po ito at sinunod ko naman pong pakuluan ng ating labong. Itong labong na to ay luto na, pero bahagya lang po yung pinakuluan bago nila ibenta sa merkado. Kaya kailangan po natin itong ulitin at pakulaan po ulit. At itong isda ay itabi po muna natin at pakulaan po natin ang ating labong para sa ganon matanggal din yung medyo pakla nito. At habang pinapakuluan ko ang ating labong ay ipiprepare ko naman po yung ating mga ingredients para sa pagigisa. So nakahanda na po yung ating sibuyas, bawang at luya.
pagkatapos kong maihanda lahat ng ating mga ingredients, pag-iisa, ay simulan na po natin ang pagluluto. Sa isang kaserola ay naglagay ako ng konting mantika, guys. Konti lang, guys, dahil gigisa lang din naman natin yung ating mga inihanda na sibuyas, bawang, at luya. Huwag natin kalimutan lagyan ng luya, guys. Igisa lang natin yan, guys, para lumabas yung aroma ng ating mga ingredients. Yung luya ay isa sa mga kapagpatanggal ng lansa, guys. Kaya mas maganda na igisa natin ito ng maayos. Pag-igisa, guys, ay maglalagay ako ng yung hibi, yung tuyong hipon. Yan yung gagamitin natin pampalasa sa ating gulay. Pwede rin kayong gumamit ng mga bagoong isda. Kasi yung iba, bagoong isda yung ginagamit. Pwede yung ginamos, yung sinasabi nilang ginamos. Pwede rin yung, guys. Kasi ito yung gagamitin kong pampalasa sa ating gulay. Pero karamihan ng ginagawa nila dito, guys, ay bagoong isda yung kanilang pinapang palasa sa gulay. Naglagay muna ako ng konting tubig at isinunod ko yung ating pinakuloang labong. Ito yung labong na pinakuluan natin kanina. Sinala natin, pinapangko natin yung pinagkuluan kasi mapakulat po yun. So yan, ito po lahat yung ating labong. Lahan ko na rin po ito ng ating pangita. Seasoning kung ano yung prepare nyo, guys. Nagdagdag na rin ako ng konting tubig dyan. Pwede kayo maglagay ng kung ano yung prepare nyo pampalasa, guys, ha? Ako kasi kung ano yung nasa kusina ko, yun lang yung nilalagay ko. Kung ano yung prepare nyo, guys, na pampalasa sa inyong gulay. At titimplahan na rin po natin ito ng asin or patis, kung ano po yung prepare nyo, guys, na gamitin na pampaalat. Yung iba, ang nilalagay nila ay bagong isda pa rin, para sa ganun yung pa rin yung pampaalat nila kasi mas malasa kasi kapag bagong isda yung gagamitin. Yun ay nakadepende sa inyo, guys, kung ano yung prepare nyo gamitin at kung ano yung gusto nyo pang palasa. Naman, guys, na nilagay ko ay optional lang. Ito ay naglagay ako dito ng parang chili flakes. So kasi medyo spicy. Optional lang ito, guys, ha. Pwede hindi nyo naman ito lagyan. Pero gusto ko lang lagyan para medyo maanghang-anghang. At pakuluan lang natin ito, guys, bago natin isunod yung gulay na ilalagay natin. Hintayin lang natin itong kumulo ng maayos. So ayan, guys, kulong-kulo na yung ating recipe. Sa puntong ito ay pwede na natin ilagay yung ating huling gulay na saluyot. So dito, guys, ay pwede kayong mag-adjust ulit kung gusto nyo pandagdagan yung mga ingredients na nilagay natin, yung ating mga pampalasa. Ay pwede kayong mag-adjust, guys. Yun ay nakadepende rin sa inyo, guys, kung matabang pa.
sa maluto yung ating gulay. Kailangan maluto rin ito ng maayos bago natin isunod yung ating isda. So ito guys, sa puntong ito guys, ay mulo na yung ating gulay, no? So pwede na po natin ilagay yung ating huling sangkap na itong isda. Ito po yung ating pinirito kanina. So, maaari nyo itong tikmang kung tama na sa inyo yung timpla na inilagay nyo, pwede kayong magdagdag. So, yan po. Yan sa puntong ito ay tapos na tayo. So, luto na po yan guys. Hintayin lang nyo natin kumulo ng bahagya and then pwede na po natin patayin. At pwede na po natin itong iserve. So, yan guys. Sana nagustuhan nyo itong recipe. At pwede nyo rin po itong i-share guys para makatulong tayo sa mga baguhan na gustong matutong magluto. At itong recipe nito ay napakasimple lang guys, na madaling gayahin at madaling hanapin sa merkado yung mga ingredients. So yan guys, sa puntong ito ay pwede na natin itong ihanda sa ating lamesa. So yan, napakabango na. So pwede po na natin itong patayin guys. At pwede na natin itong umpisahan. Nalo ko lang ito guys ng bahagya para yung mga nasa ibabaw na isda ay mix pati yung lasa nito. Yung lasa ng isda ay sumuot yun sa ating recipe para mas malasa yung pinaka sabaw nito. So ito na yun guys, yung ating pinakahihintay. Luto na ang ating simpleng ulam pero napakasarap at healthy. Ayan, ang bango-bango pa. So sa paningin pa lang masarap na guys. Tingin pa lang guys masarap. Syempre kung titikman nyo to at alam pong magugustuhan nyo. So ayan guys, napakasarap. Sana guys nagustuhan niya itong video nito. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan like and subscribe para lagi po updated sa video na upload ko. So kain tayo guys, umpisa na po natin. So maraming salamat sa panonood ng aking video. God bless po sa ating lahat. Bye guys, God bless, bye.